Sa ilalim pa rin po ng Social Amelioration Program ng pamahalaan, higit sa 57.49 billion pesos na po ang naipamahagi mula sa DSWD. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and ring the bell icon para ma-notify ko kayo sa mga bago kong videos. Kaya ito na, panoorin na natin. Tinututukan pa rin po ng pamahalaan ang pagbigay ng tulong pinansyal sa mga manggagawa, magsasaka at mga pamilyang nangangailangan. Sa report po ng Department of Labor, umabot na po sa 219,458 ang mga manggagawa na nakatanggap ng tulong mula sa COVID-19 Adjustment Measures Program or CAMP ng DOLE na nagbibigay ng 5,000 piso sa ating mga affected workers. 5,000 din po ang ibinigay ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa ilalim ng kanilang Rice Farmers Financial Assistance Program. Ipinasok na po ang pondo sa mga account ng 328,282 na magsasaka. May additional po na 46,575 na magsasaka na nakatanggap din ng 5,000 pesos sa ilalim ng Sure Aid and Financial Subsidy for Rice Farmers. Pagdating naman po sa Emergency Subsidy Program ng Department of Social Welfare and Development, a total of 922 million pesos worth of emergency subsidies have been distributed to 170,989 low-income, non-4-piece families. Bukod pa po ito sa 3.72 million 4-piece beneficiaries na nakatanggap na ng top-up subsidy nila. Naipamigay na rin po ng DSWD ang emergency subsidies sa 40,418 na tsuper ng TNVS at mga driver ng ating mga pampublikong sasakyan. In addition to this, the DSWD has distributed a total of 61.9 million pesos to 13,135 clients for COVID-19 concerns under the Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Ngayon, sa ilalim pa rin po ng Social Amelioration Program ng pamahalaan, higit sa 57.49 billion pesos na po ang naipamahagi mula sa DSWD patungo sa 934 local government units bilang pagtugon sa mga pangangailangang pinansyal ng ating mga low-income families. So since the allocation for the 18 million low-income families is a total of about 80.9 billion pesos, the 57.49 billion pesos already distributed to the different LGUs account for 72.3% of the fund. And DSWD aims to complete the distribution of all the funds to all LGUs by this week, subject to the cooperation of the remaining LGUs. Now, the Department of Finance, on the other hand, is set to launch the Small Business Wage Subsidy Program, which aims to provide a 5,000 peso to 8,000 peso cash subsidy for up to 2 months to around 3.4 million middle-income employees of small businesses. And that was what we discussed
yesterday. At yan lang po. Maraming salamat sa inyong panunood. At huwag kalimutan mag-subscribe para laging updated kayo sa mga latest at trending na mga balita. Kaya salamat po!